After the Chains, Costa Leona Series Number 13, Kabanata 37, Broken. I'm perfect for you, Shiana. It sounded as if he's promoting himself. Hindi na naman kailangan, dahil dati pa yata akong interesado. I tried hard not to look away. He swallowed hard. His eyes dropped on my lips. He licked his lips. His hand held mine slowly. Namungay ang mga mata niya at pilit na ibinalik ang tingin sa aking mga mata. "So you're finally falling in love with me," he whispered. Gusto kong matawa pero kinunot ko na lang ang noo ko. "I'm still in love with you." Nanliit ang namumungay niyang mga mata. He tilted his head and indulgently raised a brow. "What? You think I planned on marrying you before for nothing?" He bit his lower lip. A small smile crept on his lips. "What can I do? You were cold-hearted and distant, never jealous then." "So, ano sa tingin mo ang dahilan na pakakasalan kita noon?" Nagtaas ako ng kilay. He shrugged like he was struggling to find an answer to that question. I sighed. "Hindi mo alam? Basta pakakasalan mo lang ako?" He licked his lips and his eyes drifted on mine again. Para siyang uhaw na uhaw. Pero pinipigilan ang sarili at inaangat ang mata sa akin. "I thought you'd fall in love with me eventually while we're married." Umiling ako. "I won't marry you if I wasn't in love with you, Uriel." "Miss Luciana, handa na ang dinner." Ang caretaker na medyo humina ang boses nang napansing may kasama ako. The sun has set but the sky reflected the colors of the dying embers. Gabi na at unti-unti nang nagpapakita ang mga bituin sa langit. Sabay naming tinignan ang caretaker ni Uriel. I saw how her eyes widened a bit when she saw Uriel's hand still holding mine. "Ilalagay ko lang sa lamesa. Kumain kayo kung gusto nyo." Nahihiyang tumawa si ate bago pumasok. "Thank you, ate," sabi ko. Pero kinawayan lang ako ni ate at hindi na lumingon sa akin. Nagkatinginan uli kami ni Uriel. His brow raised a bit in a menacing way. I smirk. "Caretaker dito sa rest house namin. Saan ka ba tumutuloy?" "Sa malapit na resort." Iminuwestra niya ang banda kung saan kita ang mga resort kapag hindi madilim. "Dito ka na lang mag-dinner," he nodded. Pareho naming alam na marami dapat kaming pag-uusapan tungkol sa mga nangyari. "I'll call the resort. I'll have my things delivered here." Nagkatinginan kami. We have a lot to talk about. Dito na ako matutulog. Ngumuso ako at kinalma ang sarili bago tumungo. "Okay. Malaki naman ang kama. Para hindi na mahasa sina Ate Maria na maglinis sa ibang kwarto." His lip pursed too. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng resort. Madali lang intindihin kung saan ihahatid dahil kilala naman kami sa lugar. Kami lang ni Uriel ang nasa hapag nang pumasok kami. Tingin ko'y nahiya sina ate na lubabas at makiusyoso. I wanted to tell them that Uriel is my visitor but they didn't show up until we're done eating. At si Ate Maria lang na parabang mali pa siya na lumabas siya sa kwarto. Ate, si Uriel Mercadejas bisita ko." Uriel's eyes drifted on me first before he politely greeted
the caretaker. Magandang gabi po. Magandang gabi rin. Sige na, kumain pa kayo. Kumuha lang ako ng mainit na tubig kasi kinakabag ako. Anito at umamba na agad na pumasok sa kwarto nila. Dinner niyo ate. Tapos na kami. Iwan niyo na lang yan dyan. Lalabas ako mamaya. Magliligpit at mag-aayos. May pinapanood lang ako palabas. Si ate bago tuluyan ang pumasok sa kwarto nila. Kumpara sa rest house namin sa Tablas, mas mukha itong resort na puno lang ng mga kwarto. The common room or living room was just enough and not as fancy as our rest house in Tablas. Pagkatapos kumain, dumating na ang mga damit ni Uriel. Hinatid ito ng bellboy ng resort at nang tinutuluyan niya. Nasa sala kami noon at naisipan kong mag-uusap na kami roon. "Can I use your shower?" he asked after he received his clothes. I nodded and pushed my entire plants inside a trash can. Dahil mukhang sa kwarto na kami mag-uusap at kung hindi ang madumi ang isipan ko, napigilan ko nang mag-isip ng masama. "Get a grip of yourself, Luciana. You're not that kind of girl." I swore that to myself after I left him a year ago. Mag-isa ako sa abroad at hindi ko maipagkakaila na may mga gabing nangungulila ako sa kanya. At first I was proud that I become a woman that way, to feel desire and wanting physical need. I thought I can get through it but my emotion got the best of me. I know that I wanted it only with him. Naisip ko rin noon na baka iyan ang iniisip ng mga dating naging babae niya. He was incredibly good in bed that they couldn't forget. Kaya mula noon, iniwasan ko ng isipin niyon dahil hindi ako ganoong klaseng babae. Hindi ako mababaliw kay Uriel para lang doon. Iginiya ko siya sa kwarto ko. I went to the shower first. Medyo basa pa ang buhok ko galing sa pagligo kanina. I brushed my teeth and freshened up since the wind from the sea so lightly made my skin salty. Kahit nakaliligo ko lang nang lumabas ako kanina. "Tapos na ako," I announced when I went out. Nakaupo si Uriel sa isa sa mga upuan sa kwarto ko. Agad siyang tumayo at kinuha na ang tuwalya at damit. "Thanks," he said and went inside my bathroom. When he closed the door, agad kong ginala ang mga mata ko sa kwarto. "So we'll talk, right? Maybe I should open the balcony and we'll talk there." Kaya iyon ang ginawa ko. Kaya lang, humangin at masyadong malamig kaya sinarado ko muna iyon. Nagbago rin agad ang isipan ko at naisip na rito na lang sa loob. I look at the chairs near the bed. I'm trying hard not to look at my bed or I'll think about something else. Naupo muna ako sa upuan at naghintay kay Uriel. Ano-ano ba ang pag-uusapan namin? Yung tungkol kay Sian? By now he probably knows that I heard the news. At nakausap ko na rin si Mama at ibinalita na sa akin ang nangyari. I thought about those things for a while until I noticed that Uriel's taking too long in the shower. Binaliwala ko muna yun hanggang sa dumami pa ang bumabagabag sa isipan ko. What is he doing there? I remember when we were in the same room in their rest house in Calatagan. Matagal din siya roon sa banyo at kung ano-ano rin ang naiisip ko. No matter how hard I try to divert my thoughts, it always come back to the bathroom. Ang tagal niya, ha? Anong ginagawa niya sa loob? I know that he remained single all this time. Wala rin siyang naging babae. At nasisiguro kong naghihingalo na ang espiritu ng pagiging playboy niya. But what the hell? At first, I started pacing back and forth on the room. I really tried my best to think about our topics for tonight. But I can't stop thinking about the bathroom. Teka lang. Wala nang shower ah. Kanina ba yan? Kanina pa ba yan?
Unti-unti akong lumapit sa banyo para pakinggan ng mabuti kung umaagos pa ba ang shower, pero wala talaga akong marinig na. So, tapos na siyang maligo? Kanina pa ata to tahimik. Kaya, ano pa bang ibang ginagawa niya sa bathroom kung hindi niya tumutunog ang shower? Lalo pa akong lumapit hanggang nasa pintuan ako. Parang may naririnig akong umaagos pero para rin guni-guni ko lang yun. I tried to put my head slowly on the door to check if it's the shower or I'm just hallucinating. Saktong bumukas ang pintuan, I immediately withdraw my head but was too late. Nagkatingin ang kami ni Oriel at naningkit ang mga mata niyang tumingin sa akin. Caught, my face seated as I tried a defensive stance. Inisip ko lang na ang tagal mo na naman sa banyo. Sabi ko kahit hindi pa siya nagtatanong. Halata na rin naman sa mga mata niya ang tanong. His furrowed brows look at me like I'm some criminal caught red-handed. Nakatapis ang kakarampot na puting tuwalya sa kanyang ibabang bahagi. Basa ang buhok niya at may anino ng kung ano sa mga mata. Really? Ano kaya ang iniisip mo na ginagawa ko sa loob? I don't do with you. Why? What were you doing anyway? Ano muna ang iniisip mong ginagawa ko? He smirked menacingly. Hindi ako makatingin sa kanya. You think I was touching myself? He asked and stepped forward. Napaatras ako. Napansin ko agad yun. My head was spinning and I was nervous. At ang unggoy na to, mukhang alam niya kaya hindi ako nagpatalo. I stepped forward to show my aggression. Nagulat siya pero mas lalong umisi. Were you? I took a shower, Sienna. You have such a dirty mind. His eyes narrowed. Eh, ang tagal mo. Hindi ka naman ganun katagal kapag normal na shower mo lang. So maybe you were. He chuckled. I didn't need it a while ago, but right now, yes, I might need a little touching. He scooped me. I shrink a bit, but he started kissing me. And it didn't take a while before I hungrily kissed him back. And at the back of my mind, I knew something would happen tonight. Hindi pa kami nakakapag-usap ng buo pero parang pareho kaming kontento sa kung anong napag-usapan namin sa labas. We have many issues about our relationship. Heck, we still have our annulment going on. Pero siguro nga ganito. Kapag sigurado ka na sa gusto mo, kahit ano pa yan, alam mong kakayanin mo. Hindi ko napansin na nahuhubaran niya na ako. I only noticed it when he started kissing my neck down my chest. Nakaupo siya sa dulo ng kama. I am sitting on top of him as he hungrily left his kisses tingling on my skin. He found my center and started caressing and kissing it. I miss you, I whispered because it was the truth. Hindi ako madalas magsabi sa kanya ng mga ganito kaya naiintindihan ko ang naging reaksyon niya. He groaned and put me on bed. Pinahiga niya ako at tumayo siya para lang hilahin ang magkabilang pa ako. He put me on the edge of the bed, bent both my knees and found my hands to intertwine them with his fingers. He knelt down and started kissing my stomach. I gasped and started moaning when he reached between my legs. His kisses on it were excruciatingly slow and precise. I kept wiggling, wanting more of it when he dipped. I stopped for a long moan and then he started his slow kisses again. Kung hindi lang nakahawak ang kamay niya sa akin, kanina pa ako humawak sa buhok niya. I am not sure if it's the built-up tension the past few weeks or I was missing him badly at the past years or something else.
But I was completely gone with myself. "Riel," I called. Binitiwan niya ang kamay ko. His hands replaced his tongue on me. I moaned and wanted to reach for him. Binalik niya ang kamay niya at bumalik din siya sa paghalik sa akin. I was on the verge when he stopped again. "What the?" Nanghihina kong banggit. He left my hand again and put his finger on my folds, caressing it and molding it in slow fashion. It became quicker. He put his lips back and his tongue grazed it gently. I was on the verge again when he suddenly stopped completely to scoop me back on our first position. I was frustrated and flustered. I was intoxicated with what he was doing to my body. Hindi ko alam bakit niya ginagawa iyon pero nairita ako. Miss ko na siya at gustong gusto ko to. Tapos ganito. He touched me again with his fingers. This time, I was straddling him because that's how he wanted our position to be. I was on the very verge of it when he stopped. I groaned and slightly slapped his face. My fingers dug on the skin of his shoulder. "Ow!" he grunted, but I was sure he was smiling. Nanghihina akong dumilat para kumpirmahin. The brute is indeed smirking. Namumungay ang mga mata pero mukhang alam ang ginagawa. "What the hell are you doing? Galit ka?" Panunuya niya at sinubukan ulit akong hawakan. Uriel looked at his shoulder and I saw a bit of blood from my fingernails. Kinagat ko ang labi ko. "Damn you, stop playing," reklamo ko. "Alright," he whispered. "Here." Then he entered me with his full blast, hard on. Right when he filled me, my body dropped a spasm and it was building up. It was explosive and long. I started trusting on me because I was too weak to move even when I'm on top of him. It took me a while to recover from that extreme release. He was going on faster and faster. I can feel him on my abdomen, filling me up every thrust. And I can't believe that while he was at it, I was also building up another release. I was tired from the frustration that came with that. Pero inaamin ko, that was like no other. Nakahiga ako sa kama, nakapikit habang kinakalma ang sarili. Humiga si Uriel sa tabi ko saglit pero tumayo rin para maglinis ng kaunti. I was too far gone to even react. Dumilat lang ako nang narinig siyang humalakak. Naabutan kong hinahalikan niya ang noo ko habang humihiga uli sa tabi ko. He put me on his arms and I fit perfectly on his chest. The lights were turned off and only the lights from the balcony covered with the curtain was illuminating our eyes. Hinalikan niya ako muli sa noo. "I miss you so much more," he whispered. Ngumuso ako. Mainit pa ang pisngi ko sa lahat ng ginawa. We did that. Hindi pa man lang tayo nagkakausap sa mga kailangan nating pag-usapan. He chuckled. "I was planning to talk to you about it. But of course, I'll catch you eavesdropping on the bathroom." At madumi ang inisip. "Eh, totoo namang ang tagal mo. Tingin mo talaga magaganon ako habang nandito ka?" Uminit ang pisngi ko. At inisip na tama nga naman siya. "Well, now you know how it feels when you think about me doing weird things with those sex toys, git ko." He chuckled. "Kaya pinag-iisipan mo rin ako ng masama kapag nasa banyo?" Marahan niyang hinawakan ang kamay kong kanina'y naglalaro sa kanyang dibdib. He caught my fingers and at first chilled him with his. Pero kalaunan, unti-unti niyang pinakawalan at pinaglaruan iyon. "Walang panama sa iyo ang mga sex toys na iyon," I said as I dreamily recalled what just happened. He gave out a bark of laughter. I even felt his chest jump because of that. Hinampas ko siya noon.
Kaya siguro hindi ka nakakalimutan ng mga babae mo, he groaned. You always find a way to put other girls back in the picture. Bahala ka, basta ang inisip ko lang yung sugat ko sa balikat. He then smirked. Kumunot ang noo ko. Nagkatingin ng kami. He looked proud. I'm sorry about that. I'm perfectly fine with it, Luciana. Nanatiling kunot ang noo ko at natatawa na rin. Nahahawa ako sa ngisi niya. Why does it seem like you're having butterflies in your stomach while you're thinking about the wounds? He smirked more and kissed my cheek. Umiling ako. Hindi naintindihan kung bakit parang gustong gusto niya na nasugatan ko siya roon. He kissed me more as I recalled a bit of the sex toys at home. Hindi ko na nakita ang mga iyon mula nang kinuha niya. I should get a bigger size with veins on it. Para kapag naghiwalay ulit tayo, may sex toys. Hindi na ako natapos dahil tinabunan ni Oriel ang bibig ko. We're not breaking up anymore. I'm your sex toys, Luciana. My laugh was muffled on his hand. Tumawa rin siya at hinayaan na akong matawa. Siniksik ko ang ulo ko sa kanyang dibdib. Ilang sandali kong pinakinggan ang paghinga niya at malakas na pintig ng puso. He started caressing my hair slowly as I snuggled more on him. When I calmed down a bit, I sigh and look at him again. His eyes were peaceful and gentle as he looked at me. Patuloy ang haplos niya sa buhok ko. I'm sorry I left without saying goodbye. Nasabi ni Mama na nag-aalala ka. Of course, I'm always worried about you, especially when you're out of my sight. Naisip ko ang nangyari. Wala nang halaga sa akin iyon. I know he has a valid explanation about it, and for the first time in this relationship, I had faith and trust in him. Pinasundan na kita sa mga bodyguards ko pagkatapos noong umuwi kang lasing at nawala ang susi ng kondo mo. I nodded because I remember my mother's word. She was stalking you. I got a feeling, and it's true. Hindi siya nakaakit sa palapag dahil nahanap na siya agad sa basement parking pa lang. I watched him as he talked about it. She was desperate. Kaya naghanap ng hostage ang empleyado. We negotiated for a while but she asked for me. Ayoko na sana makisali pero ayoko ring may mapahamak na empleyado. I sigh. I negotiated that she should let the employee go and also surrender her firearms. Kakausapin ko siya kung gagawin niya, kaya ginawa niya. Umirap ako at naisip ang nakilala kong siya noon. I never really thought we'd come this way and it will end up like this. She was awful when we were young but she wasn't a criminal. Right now, it all changed. She wanted to talk to me. Ang sabi niya, nanghihina na siya. At natatakot siya na barilin ng mga pulis kaya ayaw niyang sumungko. I gritted my teeth. Alam kong wala iyon pero nanggigigil pa rin ako. I talked to her and convinced her to finally surrender. She told me that I should carry her para siguradong protektado siya at hindi siya babarilin ng kahit sino. Hindi siya nakukumbinsi nang sinabi ko na hindi siya babarilin ng kahit na sino. She had a knife and threatened to stab herself. She's on drugs, sabi ko. Uriel nodded. I don't want an easy escape for her. I want justice for Tito Archimedes. Real justice. So I gave in. And you saw the rest of it. Umirap ako. At tinalikang ka pa niya. You really think I'll get attracted with her? Kaya nagselos ka? May hamon sa tono niya. I shrug.
and didn't say anything. I don't remember ever telling him my story with Sian. Ilang sandaling katahimikan bago ko tuluyang nagpa siya na sabihin sa kanya iyon. You know, I met her in province. You know, I met her in this province. Nagkatinginan kami. Sa dilim, kitang-kita ko ang ekspresyon niya. Nagpatuloy ako. Kaibigan ko siya noon. And I got a huge crush with Leo Rios. He's from Blonblon too. Kaibigan ko siya noon. And I got a huge crush with Leo Rios. He's from Romblon too. May resort sila sa roon. Rios, agap ni Ariel. Umirap ako. Where is he now? He's got a menacing tone on that. I know he's not just curious for nothing. Inimbitahan ako sa resort nila noon. May salo-salo. Sinama ko si Sian. She knows that I like Leo. And Leo kinda likes me that time. He even really. May banta sa tono ni Uriel. Can you let me finish? Iritado kong sabi dahil mas interesado pa yata siya sa naging crush ko kaysa sa nangyari. Leo asked me to be his date on that Mercadejas party. Yung party yata kung saan mo nakilala si Sian. Nagtaas siya ng kila at tumigil na ang paghaplos niya sa buhok ko. So dapat tayo ang nagkakilala noon. I'm not sure if I like it that you didn't go as his date, or I should be miserable because I didn't meet you that night. Buti hindi ka sumama, mas gwapo pa ako roon. Hindi pa nga niya nakikita si Leo. I know Leo is invited on his party, but I'm pretty sure he doesn't even know him. He had a yacht, you know. They're pretty rich, he smirked. We have a yacht too, Luciana. I didn't ask, I said sarcastically. Sinabi ko lang, palusot niya. So Sian likes wealthy boys, I guess. Nag-powder room break lang ako, nawala na sila. Alam niya na crush ko si Leo pero hindi niya inisip ang naramdaman ko noong nilandi niya to. I caught them in the dark. She gave him a head. He leaned closer to my ear. Kaya walang kwenta yon. Kung ako yon, kahit pa maghubad kahit sino sa harap ko. Shut up! You were a playboy then, Uriel. Baka nakakalimutan mo. Maybe. But wasn't a slave for my libido. Umirap ako. Kaya we had a bad history. I hated her so much. Then she entered my life again as your, she groaned. We already talked about this. I am not even a bit attracted with her. I'm just glad that she's in prison now. At tama ka. My father deserves justice, not an easy way out. He then kissed the side of my forehead again. And you deserve justice, dude. I look at him. He smiled to me. I smiled back. Then, he then pursed his lips. Now, where is the resort of Leo? Iyon bang tinutuluyan ko? Baka kaya ka nakatingin sa resort kanina noong naabutan kita sa labas, I groaned. He's not from this island, sa Tablas, Oriel. His eyes narrowed. At pwede ba? He went away with Sian years ago. They did drugs. Kauuwi lang niya sa probinsya. Bumalik sa pamilya niya dahil ayaw na ata ni Sian sa kanya. Ikaw na ang gusto ni Sian. So I lost contact with him until days before Sian's attack that day. Ibig sabihin, pwedeng kasabot nga siya. So he
he was the one investigated, right? I should open that investigation again. I slap his chest because I know he'll just do it to make Leo's life miserable. Stop it, he smirked. Masyado lang akong nagselos. For a year, I really believed that you liked her first and just accidentally fell for me when we met. Kaya noong nakita ko nakarga mo siya at nahalikan ka pa, hindi ko na tinuloy. He then put his lips on my ear. Siya na ngayon ang sumisiksik sa akin. Even with all my explanations then, you still didn't believe me, huh? It was easier to believe that you liked her. If I believe your explanations, I'd be so brokenhearted, Oriel. I can hear his breathing on my ear. Pero kahit iniisip ko na ganoon, I was still brokenhearted when I left. I just did my best to stand by my decision. I was brokenhearted too, he whispered. So broken. I sighed because I know. But I know that it was for the best. At iniisip ko na lang na iyon ang gusto mo. Na kung ano ang gusto mo, yun dapat ang ikakasaya ko. But I wasn't happy. I croaked. I wasn't too. Saglit kaming tahimik. Only the sound of her deep breaths and pounding hearts were heard. We should do something about our broken hearts, he whispered and started kissing me.